Isang magandang araw mga bata, ako si Ma'am Jasmine Cedo, ang inyong guro sa araw na ito. Welcome to our class! Masiglang araw mga bata, isang araw na naman tayo ng masayang talakayan sa PE. Bago natin simulan ang aralin, alin at pasiglahin natin ang ating katawan. Sabayan natin ang video ng wellness exercise. Sustansya. Health goal mo ay wellness. Balance what you eat, malunggay rice and meat. Health goal mo ay wellness. Start our health goals. Eat healthy tama, pagkain na sabat. Sabay-sabay kumain ng lahat. Huwag magpapabuhaw, time ng kumalaw. Tara na sumayaw. Treat our bodies good. Time to give them healthy food. Drink water like you should. Keep moving, yeah, we feeling good. Start our health goals. Eat healthy na ba? Pagkain na sabat. Sabay-sabay kumain ng lahat. Huwag magpapabuhaw, time na bumalaw. Tara na sumayaw. Okay, inhale, exhale, ha, inhale, exhale, ha. Ngayon naman, halina at magbalik-aral tayo sa ating aralin. Alin sa mga larawan ang dapat lamang gawin ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo? Bibilang ako ng 5 segundo para sa inyong sagot. Tingnan kung tama ang iyong sagot. Bilya! Ngayon naman, alin sa mga sumusunod na larawan ang dapat gawin araw-araw? Tingnan muli kung tama ang iyong sagot. Paglilinis ng bahay. Narito ang mga layunin sa pagsasagawa ng Physical Fitness Test o PFT. Narito ang mga layunin sa pagsasagawa ng Physical Fitness Test o PFT. Una ay upang malaman ang antas ng kaangkupan ng mga mag-aaral. Ikalawa ay matukoy ang kalakasan at kahinaan para sa pagpapaunlad at pagpapayamang pisikal. Ikatlo ay upang matugunan ang batayang datos para sa pagpili ng mga pisikal na gawain magpapaunlad ng pangkalusugan at pangkakayahang gawain. Kaapat, mangalap ng datos para sa pagpapaunlad ng paniniwala. Mga bata, sa araling ito, dapat ay matutunan ninyo ang mga gawain pangkalakasan, paligsahan, at panghambang buhay na pakikilhok ninyo sa iba't iba nating gawain. Narito ang mga hakbang sa pagsasagawa ng pagsubok sa physical fitness test. Ito ay ang basic plank. Sinusukat sa pagsasagawa ng basic plank
ang lakas ng kalamnan sa tiyan o abdominal muscle sa pagpapanatili ng posisyon. Una, dumapa sa sahig na nakatukod ang dalawang kamay, nakapantay ng mga balikat at nakatapat sa mukha. Itukod ang paa. Dalawa, ilapat ang siko, ang braso at ang mga palad sa sahig. Ituwid ang buong katawan. Tatlo, manatili sa posisyon. Masusukat ang abdominal muscle sa ikli o haba ng panahong nakatatagal sa nasabing posisyon. Narito naman ang mga hakbang sa pagsasagawa ng pagsubok sa physical fitness. Push-up. Sinusukat sa pagsasagawa ng push-up ang lakas ng kalamnan sa braso at dibdib sa patuloy na pag-angat at pagbaba nito. Una, dumapa sa sahig na nakatukod ang dalawang kamay na nakapantay sa mga balikat at nakatapat sa mukha. Itukod ang mga paa. Ikalawa, iunat ang braso at ituwid ang buong katawan. Ikatlo, ibaluktot ang mga braso upang bumaba ang katawan at lumapit ang dibdib sa sahig. Ikaapat, iunat ang mga braso upang muling itaas ang katawan. Kalima, ulit-ulitin hanggang makakaya. Bilangin kung ilang ulit na gawa ang pagsubok ng maayos. Pareho ang pamamaraan sa mga babae. Bukod sa kung saan, sa halip na paa ang nakatukod ay tuhod ang nakatukod. Ating tandaan ang layunin ng pretest ay maitala ang kasalukuyang estado ng iyong physical fitness. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain sa aralin tulad ng sports, laro, sayaw, at iba pa sa loob at maging sa labas ng paaralan. Inaasahang mapauunlad ang resulta o score sa pretest. Malalaman ang pag-unlad na ito sa dulo ng ating aralin sa paggamit naman ng ating post-test. Para sa inyong gawain, gawin ang pagsubok, ang basic plank at push-up sa physical fitness na may paggabay ng kasambahay. Isulat ang naitalang score sa physical fitness test scorecard. Ito ang ibinigay na physical fitness test scorecard sa inyo. Para sa ating pagtataya, tukuyin kung anong bahagi ng katawan ang hinuhutok ng mga sumusunod na pagsubok sa physical fitness. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ito ba ay kalamnan ng tiyan, tuhod, kalamnan ng braso, kalamnan ng dibdib, paa, o kalamnan ng hita? Nasa kaliwa ang basic plank. Sa kanan naman ay ang ating push-up. Sa ating pagninilay, magsulat sa iyong journal ng iyong nararamdaman o sa loobin sa isinagawang pagsubok gamit ang mga sumusunod na format. Una, nauunawaan ko na... Ano ang iyong naunawaan? Ikalawa, nabatid ko na... Ano ang iyong nabatid sa gawain ito? Salamat sa pakikinig mga bata. Lagi nating tatandaan na gumawa tayo ng mga gawain na magpapalakas ng ating katawan. Manatili tayong ligtas sa lahat ng oras. Paalam hanggang sa muli!